On time ang karamihan sa flight sa Lanao Terminal na naiya ngayong Miyerkules Santo. Pero sa naiya Terminal 2, pansamantalang nawala ng kuryente kanina. Saksi si Ian Cruz. Derko naman ang loob ng naiya Terminal 2, pero kanina nagsilabasan ang ilang naka-check-in na para magpalamig. It's really hot, yeah. Honestly, also we are not dressed properly like to be inside. It will be better to have a short and flip-flops. Super init. Kasi may ano daw eh, may power interruption. Hindi naman namin alam kung anong reason. Panay ang paypay ng mga nasa loob. Ayon sa Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority, nag-trip ang power breaker. Generator muna ang ginamit para sa mahalagang functions ng terminal, hindi kasama ang aircon. It's really because of the heat index. Now, itong heat na to, trinato siya ng ating circuit breaker as a high power load, no? So because of that, nag-activate siya, dinisconnect na yung ating linya ng kuryente, kung kaya't nag-kick-in ang ating mga generator sets, no? Naibalik din ang kuryente sa terminal bandang alas 3:30 ng hapon. Kanina umaga, bumisita doon ang Transportation Secretary at binati niya ang pagiging on time ng karamihan ng flights habang naroon siya. 86.8%, no? Ang on-time performance ng mga airlines, no? Terminals 1, 2, 3, and 4. And sana masustain natin to ngayong buong Holy Week. Inaasahang madaragdagan pa ang mga pasahero na pumalo na sa halos 400,000 mula Palm Sunday hanggang kahapon. Sa Boracay naman, ipinagbawal muna ang beach party, fire dance at ilan pa aktibidad sa gabi bilang paggalang sa Semana Santa. Bawal din ang pagpapatugtog mula alas 6 ng umaga ng Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga sa Sabado de Gloria. So yun, wala po talagang noise yun dyan. At saka lahat ng mga disco bars po ay closed po siya. Pero pagdating naman sa mga bars natin and restaurants, open naman po siya but in minimal sounds po. Sa daytime activities muna bumabawi ang ilang turista. Running, tsaka swimming pwede. Yung mga kayak, ganun, yung mga crystal, ganun. Yan yung gusto natin ito. Yes. Yeah. For photo op. Naka-full alert status na ang Balay Police. Meron po tayong naka-assign po dyan ng mga traffic enforcers. Then yung pag iinom sa labas ng beach na yun, magdadala ng mga bottled drinks po sa along the beach po. Hindi po. Mayigit 100,000 turista naman ang inaasahang aakyat sa Baguio ngayong Holy Week break. Pinag-iingat ang publiko sa mga modus gaya ng pickpocketing at bag slashing, pati sa mga online booking scam. Para maiwasang maging biktima, bisitahin ang Baguio Visita social media account o website para sa listahan ng mga lehitimong transient and hotels. Team staycation naman sa Metro Manila ang pinili ng ilan ngayong Semana Santa. Mas okay naman po dito kaysa umuwi pa kami ng Frabis kasi jahe po sa traffic, dagdag pa parang pamasahe. Pwedeng pagsabayin ang pagdarasal at pamosyal sa Rizal Park sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. May interactive stations of the cross sa may kanlungan ng Sining. May mga silid din kung saan maaaring pagnilayan at pagsisihan ang mga kasalanan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Isinailalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite dahil sa pertussis outbreak. Ikalawang lugar na ito sa bansa kasunod ng Iloilo City at ikatlong lugar na nagdeklara ng outbreak kasama ang Quezon City. 36 na kaso ng pertussis o whooping cough ang naitala sa Cavite Province. Nauna nang sinabi ng Department of Health na pwedeng panlaban sa sakit ang pagbabakuna pati sa mga sanggol na edad 6 na linggo o 6 weeks old. Nagpaalala rin sila na iwasan muna ang paghalik sa labi ng mga sanggol bilang pag-iingat sa pertussis. Magsisimula na ang 5 taong tigil operasyon ng mga istasyon ng PNR sa Metro Manila para bigyan daan ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway. Pero ano nang mangyayari sa mga empleyadong apektado ng tigil operasyon? Saksi si Rafi Tima. Ito na ang mga huling tren na aalis mula dito sa makasaysayang PNR Tutuban Station sa Maynila. Simula bukas hanggang sa susunod na 5 taon, wala munang makikitang ganitong eksena dito.
gagawin ng tigil operasyon para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na magdudugtong sa Clark Freeport Zone at Metro Manila hanggang sa Calamba sa Laguna. Humihingi po kami ng paumanhin at humihingi kami ng konting pasensya sa ating riding public. Bilang pamamaalam, sumakay ang mga empleyado at kanilang mga pamilya sa isang tren ng biyaheng alabang at umikot pabalik ng Tutuban Station. Bukod sa mga pasahero, sila ang lubos na maaapektuhan ng pagsasara, lalo na ang mga nasa operations. Ang mga mawawalan ng trabaho, hinikayat na lumipat sa PNR Bicol. Pwedeng i-recommend within the DOTR family sa mga iba-ibang ahensya. Nagpapasalamat ako sa inyong matagal na paglilingkod sa PNR. No? And we look forward to be working with you in the other rail system of the OTR. Nakakalungkot man po, talagang ganun po. No choice kami, magre-resign, maghanap na lang ng opportunity na trabaho. Ang mga pasaherong araw-araw gumagamit ng PNR, nalulungkot din sa 5 taong pagsasara ng tren. Malaki po sa tulong tong tren sa amin, sir. Yung pamasahe, mura lang. At saka, mas maganda magbiyahe sa tren, sir. Malaking kapitin rin talaga dahil 24 lang Alabang to Tutuban. Samantalang ko sa bus, 50. Pansamantalang kapalit naman, ang inisyal na 25 bus na inaprubang bumiyahe sa ruta ng PNR. Oras na matapos ang North-South Commuter Railway, kakayanin na raw ng bagong train system na mag-accommodate ng hanggang 800,000 pasahero araw-araw kumpara sa 30,000 kada araw ngayon. At ang mga lumang tren, riles at mga estasyon tulad dito makikita dito sa Tutuban, mapapalitan na raw ng mga high-tech, mas mabibilis at mas modernong pasilidad na papantay o hihigit pa sa mga modernong train system sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, kita ang pagbangga ng balkon ng Philippine Coast Guard sa isa sa mga balkon ng China sa gitna ng Roray Mission patungo Ayungin Shoal. Sinabi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon umano ng gentleman's agreement sina Noy Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Saksi, sina JP Soriano at Marisol Abdurrahman. Ang malabagyong lakas ng tubig mula sa pang-water cannon ng China nitong Sabado. Bakas pa rin sa tindi ng pinsalang tinamo ng Unayza May 4. Basag ang mga salamin, tuklap ang bubong at sira ang dingding. Nasira ang halos lahat ng bahagi ng resupply vessel mula sa kusina at tulugan ng crew. Pati makakapal na kahoy na nagsisilbing poses sa daanan sa gilid ng Unayza May 4, bumigay. Sa anong sukat po nito? 4x4 na. 4x4 na raw po, pero ayan o, bumigay pa rin. Sa lahat ng parte ng barko na nasira, itong bridge ang pinakanapuruhan. Nasira kasi ang kanilang CCTV monitor, mga kamera, at ang mga navigational equipment. Gaya na lamang nitong GPS, radar, gayon din ang mga radyo at mga satellite phone. Kaya sa ngayon, hindi na muna ito mapapakinabangan. It's not seaworthy. Dahil nga, nakita nyo naman na talagang sirang-sira. 46 meters ang haba at 7.29 meters ang lapad ng Unayza May 4 na inumpisahang gamitin itong nakarang taon para sa humanitarian mission ng iba't ibang ahensya at sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero matitenga rin ito sa ngayon gaya ng iba pang Unayza May. Naayos rin natin yung Unayza May 1. Nung nakaraan ay nagkaroon rin ng mga damages. Nung nga pong kami ni Admiral Carlos ang sumakay, binangga kami sa likod. So, may damage rin. Hindi ko masasagot yan. The Chinese Coast Guard is really causing damages to our supply boats. Pero tuloy pa rin daw ang mga resupply mission. Pagtulong-tulong kami kung paano natin gagawin yung mga susunod na mga resupply missions such that maiwasan natin yung mga ganitong insidente na merong nasusugatan. Tuloy-tuloy po yung presence ng ating mga uniformed personnel dito sa West Philippine Sea at nababantayan natin yung ating sovereignty
and our sovereign rights. Abangan ang susunod na kabanata. No, we cannot divulge. Sa loob ng ilang oras na patintero sa daga sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China, kasama ang Unaiza May 4, ang PCG vessels na BRP Cabra at BRP Sindangan. Ayon sa PCG, alas 5:30 ng umaga nagsimula na ang pangaharang ng China Coast Guard at Maritime Militia sa dalawang PCG vessel. Pasado alas 8 ng umaga, tanaw na mga barko ng Coast Guard nang simula ng bombahin ng tubig ang Unaiza May 4. At first, by 8 o'clock, the intention was only to drive away the Unaiza May, to sway her from her path. Kumbaga, ilalayo siya away from moving closer sa Ayungin Shoal. Now, after 10 minutes, by 8:10, we already saw China Coast Guard vessel 21551 doing the direct shot, no, ng water cannon towards UM4. Umabot sa 8 direktang patama ng water cannon ang tinamo ng Unaiza May 4. At dito nagpumilit magpumiglas ang mga barko ng PCG. Sa isang punto aksidenteng nabangga ng BRP Sindangan ang nakaharang na barko ng China. Hanggang sa huli, maging ang pag-rescue sa mga crew ng Unaiza May 4 na lubhang napinsala na, pilit pa ring hinarang ng China. When BRP Sindangan arrived there, once again, the Chinese Maritime Militia together with the Chinese Coast Guard entrapped itong BRP Sindangan. That's why it's not Sindangan that was able to rescue Unaiza May 4. It's BRP Cabra. Isa lang daw ang mitsa ng marahas na pang-water cannon ng China ayon kay Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement, no? Ito ay oral sa panahon ni pa Presidente Duterte na ang parehong panig ang China at Pilipina ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala rin gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winater cannon, kasi taliwas yun sa kasunduan na status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materials for repair nung Sierra Madre. Ganito rin ang sinabi ng isang mataas na opisyal ng China na nakausap kamakailan ng GMA Integrated News. Tumanggi siyang mapangalanan, pero anya, kasama sa kasunduan ni Duterte at Chinese President Xi Jinping, na isang barko lang ang pwedeng pumasok sa Ayungin Shoal para magdala ng pagkain at tubig sa mga Pilipinong sundalo sa BRP Sierra Madre. Wala rin daw dapat kasamang mga journalist. Sabi ng National Security Council, hindi nila alam ang tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na sinabi ni Roque. Dapat daw siya ang magpaliwanag sa statement na ito dahil kung totoo man, ito ay lumalabag sa ating soberanya. Kung meron man daw na kasunduan, binabawi na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang paulit-ulit na sinasabi na pangako di umano ng Pilipinas sa China ay walang silbi dahil wala itong legal na basihan. Hiningan namin ang reaksyon ng Department of Foreign Affairs pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nauna naman nilang sinabi na may mga isinumiteng proposal ang China sa Pilipinas kamakailan kaugnay sa pagsasagawa ng mga RORE mission patungong BRP Sierra Madre. Hindi ito idinetali ng DFA pero tinanggihan daw nila ito dahil labag sa interes ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.